Welcome to El Regnum channel. If you are new to this channel, please do not hesitate to click subscribe and hit the notification bell for you to be more updated of the coming videos. Bigay pugay sa ating mahal na supremo dito sa ating kaharian. Walang iba kundi ang ating supreme founder, the Kingdom of God, His Majesty King, Supreme King Philemon Ondok Riam Bonanza, at sa ating five spiritual mothers na sa ngayon ay nandoon sa banal na siyudad, doon sa
Dapitan, Shrine City. Magandang gabi po, mga nanay. At sa ating mga 12 apostolis na kinabibilangan ng aming regional director ng Region 2, Haring Edgar Palor Ligutom, at sa ating, sa kanyang reyna, Reyna Rose Padillo Ligutom. At sa 70 prophets dito sa loob ng Pilipinas, sa buong kaharian ng Diyos. Magandang gabi po sa inyong lahat. At sa mga, at sa ating dakilang Pangulo, mahal na Pangulo, mahal na Prinsipe Rocky Wairiam Bonamsa, na siyang President ng The Royal Alpha Omega Ring Trading Corporation, at sa kanyang kapatid, Haring Adolfo B. Riam Bonamsa, na siya ring President ng The Deuterium, The Philippines Deuterium Development Management Corporation, at sa lahat ng municipal leaders, barangay leaders, down to group leaders. At ganun din po sa ating mga kapatid na nandoon sa ibang bansa ngayon, walang ibang pinangungunahan ng ating Reyna, Reyna Shirley del Rosario, at sa ating ding Prinsesa, Prinsesa Claire Baltasar. Magandang gabi, Prinsesa, at sa ating ding mga kababayan na hanggang ngayon ay walang sawang sumusubaybay sa atin dito sa The Kingdom of God programa ng Consumatum Est. Kaya habang patuloy tayong nakikinig, patuloy din kaming magbibigay sa inyo ng mga aral na ibinigay sa amin ng aming mahal na dakilang guru na kanyang patuloy na ipinalalaganap ang ebanghelyo ng Diyos. Kaya mga kapatid, ang tema po natin ngayon ay tungkol sa kahari, kung nasaan ang kaharian ng Diyos. Kung nasaan ang kaharian ng Diyos, yan ang sabi, sinabi sa banal na kasulatan, mga kapatid. Na ang sabi, kung nasaan ang kaharian ng Diyos. Kaya, paano natin hahanapin kung nasaan ang kaharian ng Diyos? Na ang sabi sa banal na kasulatan, sa 6:33, hanapin muna ninyo ang kanyang kaharian at ang kanyang katwiran, at pawang lahat ng mga iyon ay idaragdag sa inyo. Saan natin hahanapin ang kaharian, mga kapatid? Samantalang 300 nation ang nandito sa buong bansa. Paano natin yun hahanapin, mga kapatid? Ngunit, hindi nagbigay ang ating Panginoon ng address. Ngunit mabait ang ating Panginoon, mga kapatid. Siya ay nagbigay na noong unang panahon pa na sinabi niya kay Apostolis Isaias na luwalhatiin ninyo ang Panginoong Hesukristo doon sa malayong silangang, sa mga pulo-pulo ng dagat. Maliwanag, mga kapatid. Hindi siya nagbigay ng address, ngunit may location yon sa mga pulo-pulo ng dagat. Kaya mga kapatid, apat na bansa naman ang naroroon sa malayong silangan na pulo-pulo ng dagat kahit i-search natin sa YouTube o sa World Map. Apat na bansa na ang una ay
ang Japan, mga kapatid. Ang pangalawa, mga kapatid, ay Indonesia. Ang pangatlo, mga kapatid, ay Malaysia. Ang apat, mga kapatid, ay Pilipinas. Yan ang apat na bansa na nasa malayong silangan na pulo-pulo ng dagat. Ngunit, ang Japan, ang tanong, mga kapatid, ang Japan po ba ay niluwalhati ang ating Panginoong Heso Kristo? Hindi, mga kapatid, sapagkat sila ay mga Budhism. Budhism ang kanilang sinasamba, mga kapatid. Ang pangalawa, mga kapatid, Indonesia. Ang Indonesia ba ay niluwalhati ang ating Panginoong Heso Kristo? Hindi, mga kapatid, sapagkat sila ay Hinduism. Ang kanilang sinasamba ay Hinduism. Kaya, ang pangatlo, mga kapatid, Malaysia. Ang bansang Malaysia ba ay niluwalhati ang ating Panginoong Heso Kristo? Hindi rin, mga kapatid, sapagkat sila ay mga Tawisim. Yan ang kanilang sinasamba, mga kapatid, Tawisim. Ang pang-apat, mga kapatid, bansang Pilipinas. Ang tanong, mga kapatid, niluwalhati ba ang ating Panginoong Heso Kristo sa bansang Pilipinas? Niluwalhati, mga kapatid, sapagkat mula akari hanggang hulo, walang binabanggit kung hindi ang ating Panginoong Heso Kristo, mga kapatid. Kaya, ang bansang Pilipinas, ang mapalad na pinagbigyan ng ating mahal na Panginoon ng kanyang kaharian, mga kapatid. Kaya, yan po ang ating pinatunayan sa ating tema na kaharian ng Diyos. Kaya ang tema natin ngayon, mga kapatid, ang tatalakayin natin kung ngayon, mga kapatid, ay panahon. Ay panahon ng pagbabago. Panahon ng pagbabago, mga kapatid. Panahon ng pagbabago, mga kapatid. Bakit sinabi kong panahon ng pagbabago? Sapagkat tayo sa ngayon ay ganito. Bukas, tayo ay iba naman. Ganon po ang ating magiging kalakaran, panahon ng pagbabago. Noong 1978, April 4, yan po, April 7, yan po ang pagbabago noong una, yan po ay democratic government. Kaya, kung paano natin malalaman ng tunay na panahon ng pagbabago, alalahanin natin na ang Panginoon, ang isang araw ng Panginoon ay 1,000 taon.
isang araw ng Panginoon ay 1,000 taon. Gaano naman kaya karami ang isang oras ng Diyos? Gaano karami, mga kapatid? Ang isang oras pala ng Diyos ay 41 years, 8 months, and 14 days. Yan po pala ang isang oras ng ating Panginoon na 41 years, 8 months, and 14 days. Sapagkat ang kaharian ng Diyos ay nag-isa bansang Israel at binigay sa isang bansa na nagkakabunga. Kaya, ayon sa ating banal na kasulatan, ang ating banal na kasulatan ay may 4 factors. Ang una ay prophecy. Pangalawa ay history. Pangatlo ay mathematics. Pang-4 ay science. Ngayon, mga kapatid, gagamit po tayo ng mathematics. Pangatlo sa prophecy ng banal na kasulatan. Ngayon, ito palang isang oras ng Diyos ay may gumamit na 10 hari na mababasa sa Apokalipsis 17:12. Pakibasa, Prince. So ganito po ang mabasa ayon po sa banal na kasulatan. At ang 10 sungay na iyong nakita ay 10 hari na hindi pa nagsisitanggap ng kaharian. Dadapo at magsisitanggap sila ng kapamahalaang paghahari na 1 oras na kasama ng hayop. Ayon po mga kapatid, ang nabasa sa banal na kasulatan na 10 hari na hindi pa tumanggap ng kaharian sa Panginoon. Ngunit, tumanggap ng kapamahalaan na paghahari sa tagal na paghahari na kasama ang isang tayo, mga kapatid. Yun po pala ang 10 hari. Na umupo sa 1 oras ng Diyos sa kapamahalaan na kasama ang isang hayop. Ngayon, sino-sino po ang mga 10 na ito? Sila po pala ay ang 10 presidente. Sila po pala ay ang 10 presidente. Ngayon, gaano naman po katagal ang pag-upo ng bawat isa sa 10 presidente na yon, mga kapatid? Gaano po katagal? Ito po pala ay 40 years, 11 months, and 4 days. Yan po pala ang tagal ng pag-upo ng 10 presidente. Na hindi tumanggap ng kaharian, ngunit umupo sa kapamahalaan sa loob ng 1 oras ng Diyos na kasama ang isang hayop. Sino po ang hayop na kasama ng ating 10 presidente? Walang iba kundi ang bansang Pilipinas, mga kapatid. Yun po ang tinaguriang kasama ng 10 presidente. Na hayo. Ngayon, mga kapatid, dito po natin gagamitin ang mathematics. Kaya, isubtract po natin ito, mga kapatid. 4 minus 4 equals 0. 1. Bring down 1. 8 minus 11. Cannot be, mga kapatid. Kaya, hiramin natin ang 1 taon sa 41 years. At alalahanin natin
ang isang taon ay may 12 months, mga kapatid. Kaya, ang 12 months, idagdag natin sa 8. Kaya, 2 plus 8, what is 10? Kaya, magiging 20. Ang 12 ay magiging 20, mga kapatid. 20 minus 11, what is 9? Ano po ito, mga kapatid? 9 months and 10 days, mga kapatid. Ito pala ay tagal ng referendum. Ngunit, sino po ang gumanap sa referendum? Walang iba kung hindi ang ating Pangulong Ferdinand Marcos. Sapagkat noong 1973, December 31, ay last term ng ating Pangulong Ferdinand Marcos. Ngunit, ayon sa banal na kasulatan na ang ating Pangulong Ferdinand Marcos ay siya ay pang-pito, na ang pang-pito ay siya rin magiging pang-walo. Kaya isinakatuparan ng ating isinabatas ng ating Pangulong Ferdinand Marcos ang referendum na 9 months at 10 days. Kaya tumagal siya ng kaunting panahon sa kanyang termino. Kaya kunin naman po natin ngayon ang 1974. January na walang date o araw, mga kapatid. At kunin natin ang tagal ng referendum. Na 9 months and 10 days. I-plus natin, mga kapatid. 0 plus 0, 0. 0 plus 1, 1. 1 plus 9, 10. 0. 10. Ito pala. Ito pala ay October 10. 1974. Ito po pala ay 1974, October 10 na hangganan ng referendum. Ito po pala ang hangganan ng referendum na October 10. Kunin naman po natin ngayon ang umpisa ng bagong saligang batas na 1975. Na January. Nawalang ka. 1975. January 1. At i-plus natin ang October 10. I-plus natin ang
ang 1975. Ang hangganan ng referendum. Zero. Last na yung mare. Hindi at ala. Sobta. Kaya po ang ito hari. January 1. I-subtract natin ang hangganan ng referendum. 10 minus 0 cannot be. Kaya alalahanin natin, tiramin natin ang isang buwan dito sa January na alalahanin natin na ang mga buwan ay nagtatapos sa 29, 30, at 31. Kunin natin ang 31. +1, +1, +32, mga kapatid. Kaya, 32 minus 10, 22. 22, mga kapatid. Ito ay 22 days, mga kapatid. Ito naman minus, naging 0 na ito. Kaya 0 minus 10 cannot be, mga kapatid. Tiramin natin ang isa sa isang taon dito sa years. At kunin natin yung sa 29, may nagtatapos sa 29, 30, at 31. Kunin, hiramin natin ang 30, mga kapatid. Kaya, ay, years pala ito. Kunin natin ang 12, mga kapatid, na isang taon. 2 = 2. Ito po ang pagitan ng referendum at hanggana ay pagitan ng referendum at pagitan ng bagong saligang batas. 2 months and 22 days, mga kapatid. Ngunit hindi pa natin nakuha ang tunay na pagbabago, panahon ng pagbabago. Kaya alalahanin po natin, mga kapatid, may ibinigay pang given na pera ng ating Panginoon na mababasa sa Revelation 12:6. So ganito po ang mababasa ayon po sa banal na kasulatan sa Revelation 12:14. At tumakas ang babae sa ilang, na doon siya'y pinaghanda ng Diyos ng isang dako, upang doon siya'y ampuning 1,260 araw. 1,260 araw. Ito po kadami, ganito po kadami ang binigay na given number ng ating Panginoon. Kaya ilan po kaya ito? Ilang taon po kaya ito, mga kapatid? Kaya meron pa pong ibinigay ang ating Panginoon na mababasa sa banal na kasulatan sa Revelation 14 pa rin. So ganito po ang mababasa ayon po sa Revelation 12:14. At ang babae binigay ang 2 pakpak at sa babae binigay ng 2 pakpak ng agilang malaki upang ilipad sa ilang mula sa harapan ng ahas hanggang sa kanyang tahanan na pinagkandilihan sa kanyang isang panahon. Mga panahon. At kalahati ng isang panahon. Yan po ang ibinigay na given number na pangsol ng ating Panginoon. Ngunit gaano po kaya karami ang isang panahon, mga kapatid? Gaano karami ito? Ito po pala ay
160 days nakatumbas ng isang taon, mga kapatid. 360 days, mga kapatid. Yan po ay katumbas ng isang taon. At ang mga panahon, ito po pala ay katumbas ng isang taon, dalawang taon. Kaya, ito po pala ay 7 720 days. At ito, kalahati ng mga panahon. Ito po pala ay kalahati ng isang taon na na 180 days. Yan po ang karami. Yan po karami ang ibinigay ng ating Panginoon. At atin pong i-plus, mga kapatid. 0 plus 0 plus 0 plus 0. 6 plus 2, 8 plus 8, 16. And 1. 3 plus 7, 10 plus 1, 11. Plus 1 is 12. Mga kapatid, ito rin po ang kabuuan pala ng given number na ibinigay ng ating Panginoon na 1,206, mga kapatid. Kaya, i-divide po natin, kunin natin ang 360. Kunin natin ang 360 days at i-divide natin sa 1,260 days divide 360. What is 3? Mga kapatid. 3 times 0, 0. 3 times 6, 8. 31. 3 times 3, 9. Plus 1, equals 10. I-plus natin, mga kapatid. Ay subtract natin, mga kapatid. 0, minus 0, 0. 6 minus 8, cannot be. Hiramin natin ang isa sa 2. Ito ay maging 16, ito ay maging 1. Kaya, 16 minus 8, plus 8. 1 minus 0, 1. 0 na ito, mga kapatid. Kaya ito ang natitirang araw na binigay ng ating Panginoon. Hindi na natin ito pwede i-divide sa 360 dahil ito ay maliit na, mga kapatid. Kaya, alalahanin natin ang mga buwan na nagtatapos sa 29, 30, at 31. Kunin natin ang nagtatapos sa 30, mga kapatid, at i-divide natin sa 180. 180 divided by 30, equal 6, mga kapatid. 6 times 0, 0. 6 times 3, 18. 18 din, mga kapatid. At isubtract natin, mga kapatid. 0, na, minus 0 is 0. 0 din ito, mga kapatid. 0 na lang, mga kapatid, ang natira. Kaya, ang sukat ay 3 years, 6 months, at na walang date o araw. Ito po ang ibinigay ng ating Panginoon na 3 years na walang araw. Kunin po natin ngayon ang pagitan ng referendum at
kanilang batas at ating minus mga kapatid. Zero minus 22 cannot be, mga kapatid. Hihiram tayo dito sa buwan ng isang buwan. Ito ay magiging 5. At kunin natin yung nasa gitna na 29, 30 at 31. Kunin natin ang 30, mga kapatid. 30 minus 22, ilan, mga kapatid? 8. 5 minus 2, 3. Bring down 3, mga kapatid. Yan po ang natitirang number. Hindi pa po natin na hindi pa po natin nakukuha ang tunay na panahon ng pagbabago. Kaya kunin naman po natin ngayon ang 1975 January 1 na walang araw. January 1 na walang date o araw. At i-plus natin ang 3 years, 3 months, and 8 days, mga kapatid. Equals 8, mga kapatid. 0, ay 1 plus 3 is 4. 5 plus 3, 8. Bring down 7. Bring down 9. Bring down 1. Yan po ang tunay na pagbabago, mga kapatid. 1978, April 8, na parliamentary government, mga kapatid. Yan po ang tunay na pagbabago. Nakuha na natin, mga kapatid. Kaya, saan po ito naganap, mga kapatid? Bansang Pilipinas, mga kapatid. Dito lang po sa bansang Pilipinas. Dito lang po sa bansang Pilipinas, mga kapatid. Dito naganap ang tunay na pagbabago. Nasaan ang kaharian ng Diyos? Bansang Pilipinas, mga kapatid. Kaya hindi ako nahihiyang sabihin sa inyo na ang kaharian ng Diyos ay nandito sa bansang Pilipinas, mga kapatid. Kaya tayo ay maswerte sa lahat, mga kapatid. Dahil hindi na natin kailangan hanapin ang ating kaharian ng Diyos. Dahil nandito na, kaya magalak tayong lahat, mga kapatid, at lahat ng nakikinig sa ating sa ngayon. Sana inyong maisip, sana inyong mapag-aralan na ang kaharian o ebanghelyo ng Diyos ay pinapalaganap namin magpahanggang ngayon at hanggang hindi natin tinatanggap. Sana po ay matanggap na natin sapagkat ang katotohanan ang siyang magpapalaya sa ating lahat. Kaya hanggang dito na lamang po. Ako po si Reyna Gloria de Leon. Magandang gabi po sa ating lahat. Buong bansa. Gloria de Abogado de Leon.
Magandang gabi po. At ang magsasalita po, susunod po ay si walang iba kung hindi ang ating Haring Ramel Tadya. Ayan, so maraming... Kita sa kaharian ng Diyos, ipanganak muli ng tubig at ng Espiritu. Kung di natin sundin ang payo ni Jesus, hindi makapasok sa kaharian ng Diyos. Ang katotohanan, kalayaan ng tao, ito'y nagbibigay ng kagana at habang buhay. Magsisamba tayo sa Diyos Espiritu, ang kaharian niya ay mamanahin kita sa kaharian ng Diyos, ipanganak muli ng tubig ng Espiritu. Hindi natin sundin ang payo ni Jesus, hindi nakapasok sa kaharian ng Diyos. Ang katotohanan, kalayaan ng tao, ito'y nagbibigay ng kagana at habang buhay. Magsisamba tayo sa Diyos Espiritu.